Hello, Mr. Baina here. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa climate change. Ang greenhouse ay isang building o gusali na mayroong salamin na dingding at salamin na bubong. Inaabsorb ng greenhouse ang sikat ng araw na siyang umiinit sa hangin sa loob ng greenhouse. Ang mainit at humid na hangin ay nagpo-promote ng paglalago ng mga halaman. Ang Earth o ating mundo ay may mga greenhouse gas na carbon dioxide, methane, nitrous oxide at singaw ng tubig na natural na nangyayari at mga fluorinated na mga gas na gawa ng tao. Ang climate change ay tumutukoy sa mga pangmatagalang pagbabago sa mga temperatura at pattern ng panahon. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring natural lamang. Ngunit mula noong 1800s, ang mga aktibidad ng tao ang nagiging pangunahing sanhi o dahilan ng pagbabago ng ating klima. Ang pagkasunog ng mga fossil fuels katulad ng karbon, langis at gas ay ang primary na dahilan sa climate change. Ang mga fossil fuel ay nabuo mula sa mga fossilized at nakalibing na labi ng mga halaman at hayop na nabubuhay milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ang mga ito ay carbon, krudo at natural gas. Kapag sinusunog ang mga fossil fuel, naglalabas sila ng malaking halaga ng carbon dioxide. Isa lamang ito sa mga greenhouse gases na matatagpuan sa ating atmosphere. Ang pag-expand ng kalupaan para sa agrikultura, pagpapastol ng hayop, pagkuha ng kahoy para sa panggatong at pagtatayo ng mga subdivision ay magsanhi ng pagputol ng ating mga kagubatan. Ito ay magsanhi sa mas kaunting mga puno na lang ang makapag-absorb ng carbon dioxide mula sa hangin. Ang paggamit ng mga fossil fuel na nauugnay sa pagsasaka ay isa ring dahilan kung bakit marami ang carbon dioxide na deposit ngayon sa ating atmosphere. Ang dumi din ng hayop na naglalabas ng methane ay isang uri ng greenhouse gas. Ang mga basura tulad ng basura na nanggaling sa mga pagkain, mga nabubulok at mga basura na matatagpuan sa landfill ay gumagawa ng methane na isang greenhouse gas. Ang pagpoproseso ng mga wastewater ay nangangailangan ng pagsunog uli ng mga fossil fuel. Kaya naglalabas uli ito ng matinding amount ng carbon dioxide. Ang pagmimina ng carbon ay naglalabas ng methane. Ang mga sasakyan at mga makinarya sa pagmimina ay nagsusunog ng mga fossil fuel at uli naglalabas na naman ito ng matinding carbon dioxide. Ang sobrang pagkonsumo ay siyang dahilan ng pagtataas ng polusyon sa hangin kabilang ang carbon dioxide mula sa mga transportasyon at mga pagproproseso nito. Ang build-up ng greenhouse gases concentration ay hahantong sa isang matinding greenhouse effect na kung tawagin natin ay global warming. Ang global warming ay ang pangmatagalang pag-init ng sistema ng klima sa ating mundo na nagbabago ng klima nito. Napansin ang global warming sa mga dalubhasa noong 1850 at 1900. Ito kasi ang simula ng Industrial Revolution. Nang dahil dito, lumalala ang tagtuyot. Ang tagtuyot ay nagiging sanhi ng pagbabagsak ng mga ilog, lawa at tubigan. Kaya naapektuhan din ang supply ng mga tubig na maiinom.
Ang tagtuyot ay nakakaapekto rin sa produktibidad ng pang-agrikultura at nagbabanta sa global food security. Ang global warming din, aside sa nagdudulot ito o nagsanhi ng tagtuyot, ito rin ay nagsanhi ng heat wave. Ang heat wave ang nagdudulot ng matinding dehydration na kapagtala ng mataas na antas ng cerebrovascular disease at iba pang mga karamdaman kagaya ng thrombogenesis or mga blood clots. Ang climate change or pagbabago ng ating klima ay nagpabago din sa geographical range ng mga organismo at mga viruses. Ito ang dahilan sa pag-evolve nila at magresulta rin sa umusbong na mga nakakahawang sakit at pandemya. Ang matinding init ng ating panahon ay nagpo-produce ng mas mabilisang pag-evaporate ng ating mga tubig galing sa ating mga anyong tubig kagaya ng sa karagatan. Ang pag-iinit ng klima ay magsanhi ng pagbaha at malalakas na mga bagyo taon-taon. Hindi madali na masolusyunan ang problema ng climate change, pero para maiwasan ang mga malubhang epekto ng climate change ay nangangailangan tayo ng mitigation at adaptation. Isang paraan sa adaptation ay maaaring mag-atras mula sa mga baybaying dagat ang mga coastal communities at maaari ding magre-redesign ng ating mga habitat. Bubuo tayo ng mga bahay at gusali na lumalaban sa mga matitinding mga bagyo. Isang halimbawa ng mitigation ay ang pag-iwas at pagbabawas ng mga emission ng greenhouse gases. Ang mga halimbawa nito ay ang paggamit ng renewable energy sources tulad ng solar, wind, at maliit na hydropower. Ang mga lungsod ay maaari ding bumuo ng isang mass transportation system katulad ng bus rapid transit, mga dekuryenteng sasakyan, at biofuel. Maraming salamat sa inyong panonood. Antabayanan na lang po ang susunod na mga episodes.